sa mga masasayang alaala mula sa aking kabataan ay ang paglalaro sa silong ng malalakong puno at pagkuha ng samot-saring prutas sa mga punong nakapaligid sa aming tirahan. Dito sir, napansin ko lang po, marami tayong fruit trees. Any specific reason bakit? Kasi kagaya nito, ganda ng bayabas natin eh. Oh. Una po, for shade din, mas maganda, mas maraming puno, medyo shady yung lugar. No, pangalawa po, syempre yung fruits na mapapakinabangan din natin. So, ma-maximize natin yung space, hindi lang mga crops na sa lupa. Of course, gusto natin meron din tayong na-harvest sa mga puno natin. Kita kong ganda lang ng diskarte nyo sir, no? Marami dito recycled yan, mga... bote ng soda, opo, soft drinks, and even chemicals, lata, meron. So, pwedeng-pwede talaga, no? Pwede kasi po. Kagaya niyan, nakita naman natin, limited yung space. Mm-hmm. Yung style nyo ng pagtatanim dito, raised bed. Opo. Tapos, may bakit po may partition? Ito pong ginagamit namin ay square foot po, no? Na gardening or farming. Square foot gardening, okay. Ito po yung pinili namin kasi yung land po talaga ito is not suitable for ano talaga, farming. Medyo dry po siya eh. Tsaka ano siya, parang adobe siya. So what we did, nag-square foot po kami, nag-create kami ng soil using compost po, tsas yung dumi ng aming rabbits. When you say square foot gardening po, ano po yung parang, bakit mo siya gagawin? Para po ma-maximize nyo yung very little space na meron. Okay. Right, sa isang box kasi, like for example, dito po, pwede natin pagkasyain sa isang square foot lang, apat na pechay. Okay. Alright. Kasi po pagka wala tayong guide, minsan yung ating pagtatanim. Labo-labo. Okay. So sayang yung space natin. So this is a good way para po kung ano lang yung merong available space sa inyo, madami na tayong mga harvest. Dahil nainganyo ako sa dami ng mga hilog na bayabas nila sa loob ng farm, may naalala akong isang klase ng putahe na madalas ding lutuin ang ermats ko dati. So, ito yung mga putahe na kinalakihan ko na pag niluluto na ni Ermats, naiinis na ako kasi hindi ko talaga gusto yung amoy. So, may mga season kasi na sobrang daming bayabas sa isang lugar, kagaya nung kinalakihan namin. And then yung nanay ko, imbis na masayang, imbis na mabulok lang, gagawin niya, gagataan niya ito, tapos gagawin naming panghimagas. So ngayon, sabi ko, bakit natin ililimit sa dessert yung bayabas? Again, pag season yan, napakamura sa palengke, pinamimigay lang yan, tinatapon lang yan, hindi pinapansin. Eh kung gawan kaya natin ang diskarte na gawin natin siyang ulam. So for our bayabas, gagawa tayo ng dalawang putahe, isang panghimagas at isang pang-ulam. So tinatanggal ko lang yung pinakabuto niya. And huwag niyo siyang itatapon kasi ito, kung mapapansin ninyo, yan o. Ang lakas ng amoy niya, tapos kung mapapansin ninyo yung laman niya, marami ka pang mapapakinabangan. So definitely, sayang yan kung itatapon nyo lang, gagamitin natin yan mamaya. Pwedeng-pwede nyong hiwain to ng mas maliit. So since pakukuluan naman natin siya sa gata, hahayaan na lang natin na yun yung proseso na dudurog doon sa ating mga bayabas. And then after nun, saka natin siya titimplahan according doon sa type ng dish na gusto natin. If you have coconut milk, pwedeng-pwedeng yun muna yung gamitin ninyo. But since marami tayong gata dito, gusto ko creamy na siya kaagad. So yan lang muna. Coconut milk, coconut cream, and yung ating bayabas, pakukuluan natin hanggang lumambot. So, tatakpan lang natin siya for 30-45 minutes, saka natin siya babalikan. Ito, lahat ng mga kasama ko dito kanina pa nababaliw dun sa amoy na nilalabas itong niluluto natin. Tingnan natin. Woo! Ayan, kanina pa nila naaamoy yan. Kanina pa rin sila nananabik. Ayan, makikita nyo ilalim. Kumbaga parang nagmamantika na yung
ating gata. Basically, at this point, ihahabo lang natin yung pinaka dagdag pampalasa rin natin. Nakakaraniwan, itatapon lang ito, pero we wanna make sure na ma-exhaust natin yung lahat ng flavors. Pero dahil pakukuluan naman natin siya, palalambutin natin, hahayaan na lang natin na yun yung lumusaw. Ayan o. Yung bango niya mas fresh, mas light. So magdadagdag to ng karakter doon sa napakalalim, napaka-creamy na ginagataan natin. Pwede nyo rin itong i-blender na lang. Lahat sila magkakasama na. Yung laman, pati yung mga buto. Kung ayaw nyo na ng gantong proseso. Ayan. So nakuha ko na most nung ayan o. Yung guava juice na yan o. Kita nyo sa lapot. Sayang yan kung itatapon mo lang. And ito, nandito na yung kumbaga lahat ng pinakalasa ng ating bayabas. Hahatiin na natin siya. Isa para dun sa savory and yung matitira dito sa kalan para sa dessert. So ito yung ating pang savory. Ang pinakamaganda kasi dito, tig-isang ingredient lang yung maghihiwalay sa kanilang dalawa. Same process, pinalambot lang siya sa gata. Pero itong dessert natin, it's either gumamit kayo ng asukal o in this case, mas gusto kong gumamit ng condensed milk. At this point, pwedeng tapos na yung putahe ninyo. Pero ako personally, mas gusto ko lang siya ng medyo reduced lang ng konti para mas may body or mas malapot. So pwede mo siyang i-spread or gusto mo siguro lagyan ng yelo para mas malamig na panghimagas. Nakuha ko na yung consistency na gusto ko. Hindi siya masyadong malabnaw at hindi rin siya ganun kalapot. So perfect na siya, pwede na tayo mag-serve. And para dun sa ating savory, kagaya ng sinabi natin, same process. Pinakuluan, pinalambot sa gata. Yung isa kanina, dessert, nilagyan natin ng condensed or asukal. Ito naman, pagoong alamang. Definitely, pwedeng-pwede nyo rin siyang lagyan ng mga panggisa, bawang, sibuyas, luya. Pero sa akin, satisfied na ako ng ganito kasimple at ganito ka-low maintenance yung recipe natin. Kasi diba may sinantol, ito binayabas. So ganun lang din, yung concept is to reduce hanggang makuha mo yung consistency na gusto mo. Sa akin, since pang-ulam yung iniisip ko sa kanya, gusto ko mas buo, mas chunky, and less saucy, kumbaga yung kalalabasan niya. So, tingin lang natin, pwede na tayo mag-serve. So additional tip lang din, ang pinaka-hinahabol ko dito or yung hinahanap ko is, ayan, yung medyo naglalatik yung gata niya. So nakikita na natin, ang ganda na nung pagkaka-brown doon sa ating pan. Pwedeng-pwede na ako mag-plate at mag-serve. Hindi mo akalaing iisang prutas lang yung ginamit ko or isang ingredient. May sarili siyang distinct character kada putahe, mapasavory pa yan. Tapos nung naging dessert naman, ang sarap nung blend niya. Yung bango nung bayabas, yung linamnam ng gata, syempre yung tamis nung condensed. Perfect talaga. Siguro this is another way of looking at ingredients na limitadong-limitado kung gamitin natin. Bayabas, pipitasin mo, kakainin mo. Tapos, eto, may ulam, may dessert. Solid.